Ekonomiya ng Pilipinas ang nagtala ng pinakamabilis na paglago sa buong Asya mula Enero hanggang Marso ng 2013. Ayon naman sa isang eksperto, may maitutulong ang ordinaryong mamamayan para tuluyang maramdaman ng nakakarami ang pag-unlad na ito. Magbabandila si Shara Zambrano. Sa GDP growth rate na 7.8% mula Enero hanggang Marso ngayong taon, tinalo ng Pilipinas ang China, Indonesia, Thailand at Vietnam. Ang GDP o Gross National Product ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa ng isang bansa. Lumakas din ang manufacturing at construction dito sa Pilipinas. This growth rate of 7.8% exceeded market forecast, including my own. It also indicates to us that we may now be moving along a new growth trajectory. Dahil din sa patuloy na remittance ng mga OFW, tumaas ang gross national income ng bansa sa 7.1%. Umangat din ng 5 pwesto ang Pilipinas sa global competitive rankings. Sa 60 bansang sinuri, 38th place na ang Pilipinas mula sa dating 43rd place. Kapag ang bansa natin ay mas competitive kumpara sa ibang bansa, mas makakapag-attract tayo ng mas maraming mga investments. Ano ang potential na epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Potentially, makakapag-generate yan ang employment or dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Nangako naman ng pamahalaan na sisikapin nilang maramdaman ng lahat ng mamamayan ang paglago ng ekonomiya. Pero ayon kay Canary, mangyayari lang yan kung magre-resulta ito sa dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag niya, may magagawang ordinaryong mamamayan para gawing mas kaaya-aya ang bansa sa mga investors. Sumunod ka lang sa batas, malaking bagay na yon. Nakikita yon ng ibang tao. Kapag tinanong sila, ano sa tingin mo, maayos ba ang Pilipinas? Sasabihin nila siyempre, oo, okay dyan. Mahalaga ang tulungan para ang mga benepisyo ng umuunlad na ekonomiya ay umabot sa lahat. Para sa Bandila, Shara Zambrano.